Hi guys, it's me again, it's Jigs Aguarde. So please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell button to get notified. So today is the 7th day of community quarantine or the enhanced community quarantine. 7 days na pala, ang bilis no. So pag ganun-ganun lang, naka 7 days na tayo. Sa daily routine natin, every morning is yan, mag-walking-walking tayo. Ang target ulit natin is 10 laps. 10 laps muna, di ba? Alam nyo yun, guys. Kapag nagsimula kayong gawin to daily, sa umpisa, parang ang bilis lang at napakadali lang noon ng 10 laps. Pero habang tumatagal yan, kasi andyan na yung legs nyo nagkakaroon medyo bumibigat na. Ganun talaga yun eh. Tapos makakaramdam na rin kayo ng pain o yung pagkirot sa mga joints nyo. Kasi nga nababanat yan eh, di ba? So yun yung mga makaramdam nyo. So ako yung nararamdam ko na ngayon yun eh. Yun, ang ginagawa ko na lang. So pinapahinga ko na lang. Siyempre eh, huwag na rin iinom naman ng muscle pain. Nag-jogging ka nga, nag-exercise ka, nag-stretch ka ng buto mo, tapos iinom ka ng pang muscle pain, di ba? So, proper na pahinga lang yon. And proper food intake, syempre. Nag-jogging ka, baka naman after mo mag-jogging, kumain ka na kumain na madami. Di wala din, di ba? Or nag-exercise ka, tapos ang kain mo naman is lemon. So, wala din, di ba? So, maintain pa rin yun. Maintain in moderate, no? Moderate lang. Hindi kailangan sagad-sagad lahat. So, ang pagkakaiba lang ng pagka nagbablog ka, habang naglalakad ka, nalilibang ka. Kasi kahapon sinubukan ko eh. From 2 to 10 laps, hindi na ako nag-vlog. So, tas binilisan ko yung lakad ko. Parang mas napagod ako kahapon. Kasi pag habang naglalakad ka, tapos nagbablog ka, nalilibang ka eh. Kaya, hindi masyado. Kaiba naman kapag focus ka lang sa pag-walking is at hindi ka nagba-vlog is intense. So mas feel mo yung sweat ba? Mas pinagpawisan ako kahapon eh kaysa nung isang araw na nagba-vlog ako paikot-ikot. So for today, yung laps 2 to 10, iyan ako ulit. Yung magpo-focus ako. Mas gusto ko yun eh kasi talagang umano yung pawis ko kahapon ito tumagaktak talaga yung pawis ko eh. Pero ang sarap ng pakiramdam pagkatapos, napifeel ko kasi medyo before nung hindi ako nagwo-walking medyo hingali na rin talaga ako eh kasi lagi lang nakaupo, di ba, sa office nagtatrabaho, ganun lang everyday, so medyo hingali na ako. So parang ngayon nagkakaroon ako ng resistensya, yun yung pakiramdam ko. So kaya ang sarap ng feeling. Guys, nung bumili ako ng pandesal kanina, may narinig lang ako. Chismoso lang eh, no? Hindi kasi nakikwentuhan yung mga andun. So, ang sabi is, sa 23rd, ito total lockdown na raw itong Paranaque. Of course, syempre, kailangan pa rin confirm kung talagang totoo nga yung balita. Anyway, kung totoo man, edi okay lang naman. Ang ano lang dun, natatakot sila sa total lockdown. Ano kaya ang dapat ikatakot? Di ba pag sinabing total lockdown ng lungsod nyo, halimbawa, lungsod ng Paranaque, is hindi ka lang naman palalabasin sa kabilang bayan kung wala kang talagang gagawin. I mean, wala kang business talaga na gagawin, no? Hindi ka naman na frontliner, hindi ka medical practitioner, di ba? So for me, ano naman ang dapat ikatakot, di ba? And definitely, makapasok ka naman kung taga rito ka talaga. All you have to do is bring proper identification, di ba? ID. Yun lang naman ang kailangan. Makapasok ka lang naman. So, ano naman ang dapat? Ang sabi nila is, pahirapan daw sa pagkain. Magiging mahirap daw yung pagkain. Hindi naman ako naniniwala doon. In fact, ito nga sa multinational dito sa village, total lockdown to. Pero tutusin, kung may pera ka naman talaga, makakabili ka. Kasi mayroon nagtitinda dito, may Monterey. So may nagtitinda ng mga livestock, 'di ba? Like manok, baboy, baka.
Tapos may mga tindahan din naman dito. Actually meron din nagtitinda rito ng mga lutong ulam. So I think malabo yun. Bukas din naman yung mga supermarket. Bukas naman ng SM supermarket. Meron mga supermarket within dito sa Paranaque. So basta may pera ka lang pambili, I think hindi ka naman magugutom. Tsaka hindi naman panic buying na eh, katulad kahapon nung namili kami. So please watch the video, yung grocery namin kahapon. Kasi after so many days at sa paghahanap ng alcohol, nakabili na rin kami ng alcohol. So please watch the video, nandyan po yung link ng video. Grabe, meron ng alcohol, may stocks na. Tuwa ko eh. Madami namang stocks yung supermarket, lalo na siguro kung yung early cup pumunta, yung laps na tayo, so 2 laps na lang. Natapos na naman natin ang isang araw sa ating walking exercise. Yun guys, bali afternoon na, actually natulog ulit kami, syempre yun lang naman ang daily routine natin. So as I mentioned kanina, ang sabi ko is hindi naman magugutom ang tao basta may pambili. Actually yun ang problema. Paano kung wala kang pambili? Diba? So, dito na masasabi natin na kasi mayroong dalawang type of income. Ito yung active income at yung passive income. So, ano ba yung active income? Ang active income, yan yung you are working money, you are working for money. No? Best example niya is yung katulad ko, nagtatrabaho. I am working for money. Ibig sabihin, kung hindi ako papasok sa trabaho, wala akong sesweldohin. Nakuha nyo na po. Yun is working for money. So katulad yan, katulad ngayon, may COVID-19. So walang pasok, diba? Nagkataon lang na may mga leave pa ako. So ibig sabihin, may sesweldohin pa rin ako sa upcoming sweldo period. But, ito ang problema. What if tumagal itong community quarantine na to? What if tumagal itong walang pasok? Ubus na yung leave ko, so definitely wala na akong sesweldohin. Yun ang active income. So, most po sa atin is ganun, di ba? Active income. So, ano naman yung passive income? Ang passive income is yun yung tawag doon is yung money is let your money work for you. Gets nyo po? Ulitin ko lang. Let your money work for you. So, passive. So, ibig sabihin, na-invest mo na siya, nagawan mo na siya ng you do business, then kumikita ka na lang ngayon. So, actually, meron lang akong tatlong example. Yes, tatlong example. Kasi, tatlong example lang yung napili ko. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tatlo lang talaga yung example. Example number one is invest through property. It's either land or property. So best example ko na lang dyan is yung doon sa tapat ng office namin sa work, meron doon a parcel of land. So ang ginawa ng may-ari doon is pinarent niya yon sa mga sasakyan, meaning parking lot. Ganun lang kasimple. In fact, wala naman siyang ginastos dun eh. Hindi naman niya pinasimentuhan. Hindi naman niya nilagyan ng bubong. So, ang tanging gastos niya lang dun is yung nagbabantay. Guys, imagine. Pag sinisilip ko siya galing dun sa office namin, tinry ko lang bilangin. Let's say, 100 cars yung nagpa-park dun everyday. Sabihin natin 5 days a week kasi walang pasok ang Sabado at Linggo. Guys, ang first 3 hours is ang bayad is 50 pesos. First 3 hours. Pero 'di ba ang regular working hours is 8 hours. So first 3 hours is 50 pesos. Every succeeding hours, 10 pesos yung bayad. Meaning ang isang kotse na nagpa-park to, nagbabayad siya ng minimum 100 a day. Minimum 100 a day. Eh minsan, di ba, nag-extend pa. Nag-extend ng working hours, like overtime. Doon lang tayo sa minimum. Guys, minimum 100 pesos a day. Eh yung nagpa-park ton is 100 cars a day. Imagine that.
sabihin na lang natin na 100 fix. Pero syempre merong ganito eh. They come and go. Merong mga ganun nagpa-park, 'di ba? They pagpa-park lang tapos maya-maya aalis, magbabayad, 'di ba? Huwag na natin anuhin 'yon. So doon na lang tayo sa 100 cars a day at 100 pesos. That's 10,000 pesos a day. 'Yun ang kinikita ng parking lot na 'yon. So 5 times a week, that's 50,000. So in a month, sabihin natin 4 weeks lang 'yung month. That's 200,000. Imagine guys, 200,000 per month ang kinikita ng parking lot na yon. In a year, magkano? Sa 10 months, that's 2 million. Plus 2 months, that's 2.4 million pesos. Sabihin natin yung 400,000 is pangpasweldo niya sa mga tao niya, sa nagbabantay, konting maintenance. Guys, meron pa rin siyang savings na 2 million in 1 year. Imagine that. Just a parcel of land. Hindi naman niya pinagawa, hindi naman niya pinasimento, wala din naman bubong, pero kumikita ng 2.4 million a year. O sabihin natin, 2 million ang savings niya a year. Ganun lang kasimple. So ano pa yung mga bukod na babayaran niya lang doon? Siyempre yung amilyar lang naman. Diba? Yung amilyar ng lupa, eh magkano lang naman yun? Let's say sinama na natin doon sa 400,000 na sobra. Kasi magkano lang naman ang pasweldo sa dalawang tao. Diba guys? So that is a kind of a passive income. Diba? Let your money work for you. Diba? Let your money work for you. So yun lang in-invest niya. Diba? Sabihin ng iba, okay naman yan. Diba? Mag-invest ka ng lupa. Nagkataon lang siguro na yung lupa niya is nando sa magandang lugar. Tama naman yun. Kasi hindi naman natin masasabi actually kung anong lugar yung madidevelop. Pero mas maganda pa rin mag-invest ka sa parcel of land or sa parcel of lot, di ba? Kasi who knows in the future. Tsaka ang lupa naman, every year na dumadaan, dumalaki talaga yung value niyan. So, an investment is just an investment. An investment is still an investment. Diba? So, diba? Katulad nun. Biruin mo, 2 million per year ang kanyang savings doon. Talaga guys eh, pag nakita niyo yung lugar, wala eh. Ngayon, wala pa rin naman siya pinapagawa. So guys, ano yung second? Ano yung pangalawa? Guys, meron din tong kinalaman sa property. Pero ito naman ay property like bahay na ipaparent. Imagine guys, katulad dito sa pinagrerentahan ko ngayon, yung landlord namin, kasi minsan nakakwentuhan ko siya eh. Guys, imagine. Over the years, meron na siyang 86 units na pinaparentahan. Guys, 86 units. Sabihin na lang natin na yung 86 units, ang rent nun is 5,000 a month, which is less na yan ha. Maliit na yung 5,000 na yan sa panahon ngayon. 86 unit times 5,000 a month, magkano yun? Diba? Guys, imagine, 86 unit times 5,000, that's 430,000 pesos a month. In a year, that's 5.1 million pesos. Guys, ganong kalaki. So, over the years, ng ganong karaming units. Pero that's over the years, no? Hindi naman an instant yun na mayroong ganong kalaki. Pero guys, that's 5.1 million. Imagine that. Sabihin natin yung 1 million is allotted for the maintenance of the 86 units. And the another 1.1 million is allotted para sa lifestyle nila. Diba? Like, syempre, bibili, magta-travel, kakain, ganyan. Sa lifestyle, 1.1 million a year. Still, may matitira na 3 million. And that's 3 million is a savings. Imagine that. Meron silang 3 million na savings in a year. Diba guys, ang laki. That's money. That's money.
Yun na yung tinatawag na your money is working for you. Diba guys? Hay, diba? Mapapahay ka na lang kasi ang sarap kumita ng ganong kalaki. Ang sarap kumita ng ganong kalaki once na-establish mo na. Diba? So, syempre, hindi naman yun an instant nagawa nila, diba? Syempre, over the years, nagsimula yan sa isa, dalawa, tatlo, lima. Pero guys, diba, at this point of time, kumikita ka ng 3 million a year. Diba? Napakalaki na nun. Tapos, less, ano na, less work, diba? Talagang yung money is working for them. Yun ang masasabi ko. Diba guys?